sabi ni Mercy Mangoda, tama ka kabayan. Helen Flores, vote for Annie Marcos, Bongo. Attorney Glenn Tom, Attorney Larry Gadon, Bato de la Rosa. Dok Willie Ong, bait-bait pag kinakausap. Kaya tama yung sabing, kapag ang sumalubong sa iyong pagdating, maamong mukha't may pakitang giliw, lalong pakaingatan, kaaway na lihim. Tingnan ninyo yan mga damaso. Pag nagsalita, mga malumanay. O ngayon, mga kababayan, ayos na? O ayos na yon? Puro nakaw, sabi ni Mary Mossy. Puro nakaw mga dilawan, nakaw walang habas ang ginagawa sa bayan, pati napakabait na mga Marcos, walang habas ding pinagnakawan, mga walang konsensya. Biniktima po. Baliktad po. Ang ninakawan po, mga Marcos, nilabel nilang magnanakaw yung Marcos. Ano ninakaw sa inyo? Patunayan ninyo sa Osgado. Wala man kayong napatunayan. Matarantado kayo. Lahat kayo ngaw-ngaw sa media. Yung media, interview din. Hindi ko maano. Hindi ko yung mga reactions. Hindi ko mabuksan. Dali lang po ah. Kasi nakakaya naman sa inyo na na-refresh mo na siya. Oy, Alden Asola Ronda, nag-debate ang otso, diretso, tanong nila'y sagot na rin. Sinong presidente ang magnanakaw? Sagot GMA. Sinong pinakamatapang na presidente? Sagot Noy Noy. Pinaglaban niya ang China si, ang China si. Walang kwenta mga tanong, dapat plataforma ang kailangang tanong. Showbiz nga eh. Pang ratings lang po yon. Ganun tayo pinaipaikot nila. Walang, hindi mo yung substance, wala. Kasi nga, yung mga tarantadong yan, wala mang substance yung tuktok. Ang nasa isip, pangangwarta lang sa akin. Wala mang substance, mga kababayan, yung mga tanong. Nonsense! Kaya sabi ng ating Pangulo, that's futile. It's stupidity. Yan ang mga taong to. Joey Fajardo, minakiirad ka ng media, dandig di sa lokal, bata dilawan plus. Sabi ko sa'yo, pakinggan mo rin, CJ Hanyo. Pero, Joey, umabot ba sila sa ganitong views? Hindi sila makahabol, ano? Paano may manonood sa kanilang kasi nimalingan yung sinasabi nila? Emong-emong, mga dilawan na walang kwenta at puro kasinungalingan ang mga salitang galing sa puso nila at bibig mula kay Ninoy at Cory na magulang sa pagdadakaw. Crime Bastre, sana po sa susunod tumakbo ko kayo kahit sa anong posisyon. Ayan ninyo. Paghanda natin. Fernan Galgo Ganot, huwag ikatakot po sir ang katotohanan kasi kasama niyo ang Diyos. God bless you sir. Maraming salamat. Oy, Madam Elizabeth Levy, nanonood sa ngayon. Hi Idol, kumusta po kayo? Good morning, watching from Israel. Yung number ni Madam Elizabeth, 310-850-7294 dyan sa Los Angeles. Palanga Hasildo, hi po, siguro, dilawan yan si, ano itong pangalan na ito? Elio Bralib po, block niyo po, baka report niya ang live ninyo sir, dan share na po, o hanapin mo itong si Elio Bralib, dilawan daw, i-block mo na. Si Cox Aguilos, ang natira sa otso, inidoro, 5 perwisyo. Sabi ni Moka, maging tatlong itlogan yan. Ayawa na. Basta niya, ha? Pag naging tatlong itlog, ha? Tatlong bugok na itlog na lang,
Ayaw na. Efren Di Madara, Mr. Dante, good morning dyan. Listening while on the road of Illinois, going home to Chicago. Sir, I have PM you last Monday saying that I am ready for the orientation. You said, I am awaiting your video call. Thanks po. Driving, I'll just listen to you, your live streaming. Mamaya pong gabi, i-orient kita. Si Candelaria King, magandang hapon, Sir Dan, at sa lahat, watching from Candelaria, Quezon. Candelaria King, nanonood pala ngayon. Dealer din natin siya. Dan Colibar, maraming salamat po, live stream today, watching from UAE. Si Sanji Bondad, Dan, ampunin mo na ako. yung si Ilio Ralibaga, kala ko dilawan to, nagkuhan baga siya o. Nag-send siya ng puso, baka bumaliktad. baka hindi man dilawan to. Tingnan ninyo kung dilawan niya. Maraming salamat po sa napakagandang topic today. God bless, sabi ni Bongacious Cuyano. Maraming salamat din po. Si Wainina de la Cruz, watching from Fairfield, California. Oo, ganyan. Hindi man siguro. Hindi man siguro yan dilawan. Baka napagkamalan lang po ninyo. Yan baga. Mabait naman po. Mabait naman. Baka napagkamalan lang. basta yung dilawan. Ray Apatan, tama ka idol, always watching here sa Queensland, sa Australia. Marilyn Cruz, mukhang pera kasi ang mga dilawan. Kuya Dan, di nakapagtataka ang daming naloko ng mga dilawan. Kaya nga po, ginagawa natin, ini-expose natin yung mga masasamang intention nila. Yung mga strategy nila, binobulgar natin, tulad ng sabi ni Lomi, debate niya. Debate na ano? Before na makipag-debate sa inyo, ikaw Lomi, ayusin mo muna yung matiks-matiks mo. 4 times 10, 1,600. Makipag-debate sa'yo, di mo nga maayos yung pagsasalita mo. Di nga. Di maintindihan kung anong laman ng tuktok mo. Makipag-debate pa. Wag na. Umuwi ka na lang sa Naga. Walang kakwinta-kwinta. Lahat na lang ng mga issue. May pre-statement ka kaagad. Inasayang mo lang yung pera ng opisina mo. Pinagmumudmud mo diyan sa press releases mo. Sa programa mong walang kakwenta-kwenta. Kung tinulong mo 'yon sa mahirap kaysa ibigay diyan sa dati ng mayayaman para lang may pampapogi points ka. Programa ka ng programa, wala man nanonood sa iyo, kayo-kayo lang. Nanonood sa iyo, 7, 5, 2. Magkano yung bayad sa airtime? Grabing pagsayang ninyo sa pera ng bayan. Tapos press release ka ng press release. Kada pagpunta mo rito, may press release ka. Every day sa news. Bakit? Kandidato ka? Tagal pa ng 2022. Inuubos mo yung pera ng opisina mo sa press release mo. Hermes Bayon Macabare Jr., San Juanico Bridge, Samar at Leyte. O yun. Mapagawa yun ang ating Pangulo. Nakapagawa kayo ng ganun kahaba. Matarantado kayo. Kung magnanakaw yung ating dating Pangulong Marcos. Wala kayong naipagawang ganun.
At until now, hindi siya nasisira. Yung mga pinagawa ninyo, wala na, inanod na. Tapos sasabihin ninyo, magnanakaw yung Marcos. Fortades Elmer, Kidit. Hey, Macau, mabuhay po sa programa po ninyo. Cynthia Osborne. Hello, from Melbourne, Australia. Sabi ni Willie Kabong Kabangbang, o Kubangbang, mga dilaw, nabubulagan at nagbibingi-bingian, nagbubulag-bulagan. Nagbibingian sa yaman ni Marcos. Alam nilang digal ang yaman ni Marcos. Di lang nila matanggap dahil sa inggit. Sabagay, malapit ng eleksyon, ibasura lahat ng dilaw. Mula pagka-vice mayor hanggang senador. Yung mga kwan kasi nila, mga funders nila, yun ang may control ng yaman ni Marcos. Ito mga aso ito ng mga oligarchs. Yun ang sulsul sa kanila in exchange ng financial support ngayong eleksyon. Rebecca Gagarin, good morning Sir Dan, watching Taiwan, from Taiwan, animal na dilawan, mga salot sa mundo. Basta ang gawin po natin, i-promote natin mga kababayan yung mga kandidato ng administrasyon, pero hindi lahat doon. Kasama kasi sa kandidato ni President Digong, si Kiki. Awag yun. Alam ko ang views mo, motivational ka. Ha? Oo. So, yan po ang gusto nating ipaabot sa inyo. Ngayon, doon sa mga kababayan nating Ophirians na gustong subukan itong ating product at magnegosyo ng ating product, trainee po ninyo. And you know, ang isa sa paraan para maging maayos ang ating finances, actually, that's the main. Tawag dito. The main thing na pwede natin gawin, we encourage you na maging entrepreneur po tayo. Magnegosyo po tayo. At kung wala pa kayong napipiling negosyo, try po ninyo itong negosyo ng RF3, Firmax at Automax. Napakaganda po. Dito po, tinuturuan kami kung paano patakbuhin ang negosyo na hindi masyado kalakihan yung kapital, pero the potential revenues na dadalhin para po sa inyong kabuhayan ay napakalaki. Magsisimula po yon, mga kababayan, sa inyong paniwala. Kailangan kasi mabago yung ating paniwala. From being a worker, mag-level up po tayo. Papunta tayo sa pagninegosyo. Kahit anong negosyo, basta legal. Be a businessman, be an entrepreneur, and have a mindset of the rich. Hindi po, mga kababayan, masama yung umasenso sa buhay. Ang magyaman, ang masama yung kamkamin mo, yung hindi sa'yo. Mga kababayan, the key, ang susi, mga kababayan, ay nandyan sa inyo. Hawak ninyo kung paano yon gagamitin na susi para mabuksan yung opportunity, nasa sa inyo po yon. Change your mindset. Yon ang aking tip sa inyo. From the mindset of the poor to the mindset of the wealthy. Change your mindset, change your life. As you change your mindset, it will change your future.
It will change your life. Gaganda ang buhay pag maganda ang ating pananaw sa buhay. Pag ang ating pananaw sa buhay ay madilim, didilim po ang inyong paligid. It's all in your mind. It's all in our mind. Yan po ang ating motivation po sa inyo, mga kababayan, para gumanda ang buhay. Tingnan ninyo itong mga salot. Laging madilim. Kaya dumilim ang Pilipinas, ang future ng ating bansa. Madilim kasi ang pag-iisip ng mga taong ito kasi mga kampon sila ng kadiliman. Kaya nga, itatapo natin, ipa-flush natin sila sa inidoro. That ends our program this morning. Mga kababayan, maraming salamat po. This is your host, Dante Maravilla sa Bullseye News Unfiltered. What you see is what you get.